Nag-iwan po na isang magandang mensahe si AJ Edu, isa po sa mga naging magandang performance sa World Cup. Ha? Si Coach Otreyes, marin po niyang itinanggi isang bagay na naging parte po ng kanyang pahayag nito mga nagdaang kompetisyon. Tutukan po natin yan kung ano po yung kanyang mga sinabi tungkol po sa kanyang karanasan. Ha? At sinagot din po niya yung mga tanong kung ano po yung naghihintay sa kanya matapos po ang pagkatalo sa mga kamay ng mga kalabang bansa po natin. Sa huli po, silipin po natin yung kanyang pahayag tungkol sa magiging bakbakan kontra po dito sa China. Magandang abangan po natin yan, no? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa mga dumadaan po sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo po yung ating palabas. Ha? Kung medyo mabigat po yung subscription, siguro po kahit isang like o isang share na lang po yan, okay na po ako doon. Maraming salamat po. Katulad ng isang sundaling sugatan sa bakbakan, hindi pa rin po sumusuko si AJ Edu. Ano yung kanya naging pahayag tungkol dyan? Ito po ang kanyang sinabi sa One Sports. Ang ipinakita naming laban para ibalik sa 4 na puntos ang kalamangan is nagpapakita po yan kung ano ang meron po tayo. Hinihikayat ko ang bawat isa na taas noon lang po tayo. Meron pa po tayong isang laban. Si AJ Edu po talaga yung isa sa mga players na sobrang lumilikha po ng ingay dito po sa World Cup. Mag-agree naman tayo lahat siguro dyan, di ba? Grabe yung pakikipagbasagan niya talaga sa ilalim, ha? Dito po sa mga bigating sentro ng Angola, Dominican Republic, Italy, at kagabi doon po sa South Sudan. Hindi mo talaga kayang i-ignore ang kanyang presensya dito sa koponan. Kakaiba po talaga, no? Medyo minanas lang talaga tayo kasi wala pa rin po tayong panalo kahit isa sa 4 na bakbakan. Ilan nga ba kinamada ni AJ Edu sa bakbakan ng Gilas versus South Sudan? Ito po ang kanyang kamada, no? Kumamada po siya ng 12 puntos, 14 rebounds. Double-double na performance, no? Grabe, siguro dala-dala niya rin yung experience na nakuha niya sa koponan dito sa US, sa Toledo Rockets, kung saan po siya naglaro bago po sumalang sa World Cup. At matapos po ang World Cup, excited talaga tayo na makita siya kung ano talaga yung kaya niyang ibigay dito sa Japan. Kasi nga, doon siya maglalaro. May kontrata na ata siya nakuha dyan, di ba? Bukod po kay AJ Edu, grabe din po ang pinakita ni Dwight Ramos. For sure, nakita niyo naman yan. Kagabi ba versus SSD, ano ang kanyang statistics? Ito po ang itinalang statistics ni Dwight Ramos. 20 points, 12 rebounds. Grabe, no? 20 points. Napaka-consistent talaga nito. Isa rin po siya sa napakaganda na ipinakita sa World Cup. Yung tipong pwede mong sandalan talaga sa mga crucial na minuto. Kasi alam mo, nakakamada talaga siya. Pero hindi naman kasi pwedeng ipanalo ng isang tao lang yung basketball. Yun ang malungkot na katotohanan po doon. Kahit maganda yung performance ng isa doon, hindi sasapat yun kasi dapat buong kuponan ng kakamada para magtala ng panalo. At isa pa, sobrang prepared din kasi ng mga kuponang nakakabakbakan po ng Gilas Pilipinas. Ganun po katindi talaga yon. Matapos kay AJ Edu at Dwight Ramos, silipin po natin ang naging pahayag ni Coach Otreyes. Ano nga bang masasabi niya sa pagkatalo versus South Sudan? Ito po ang sinabi niya sa report ng One Sports. Sa kasamaang palad, alam namin na ito yung laro na talagang kailangan nating manalo. Kaya naman sobrang disappointed ako dito. Hindi na ako nagulat na nanalo yung Japan. Alam namin na kailangan naming kunin ang laro po na to. So ayun na nga, wala na nga po yung Olympics sa pamamagitan ng panalo dito sa FIBA. Pero meron pa naman tayong Olympic qualifying tournament, di ba? Siguro bawi na lang tayo doon. Pero Chuck, mas mabibigat din ang makakabakbakan po natin doon. Malimit na mabanggit ni Coach Otreyes na learning experience ang kanilang pagkatalo. Ngayon ba versus SSD? Learning experience pa rin. So eto na nga yung pagtanggi ni Coach Otreyes na sinasabi po natin sa intro. Hindi, ito ang oras para manalo tayo. Mag-execute tayo. At hindi namin nagawa yung trabaho namin. Doon tayo sa mga batang players gaya ni AJ Edu, Renzo Bando at iba pa, di ba? Naniniwala rin tayo na maganda yung naitanim na karanasan sa pagsalang nila dito sa World Cup. Sa palagay po natin, mas nag-mature sila ngayon, di ba? Parang nakita natin talaga kay Abando na hindi siya takot sumabay eh. Grabe yung mga blocks niya, di ba? Dito sa SSD, si AJ sabay talaga siya sa mga big sa gitna, ha? So obviously, iba yung experience na ibibigay or naibigay ng World Cup sa kanila pong dalawa. Actually, hindi lang naman sa kanilang dalawa yan. Lahat sigurado mag-step up once na bumalik na po sila sa kanilang mga koponan. Matapos tayong matalo sa SSD, ano ang nararamdaman ngayon ni Coach Ot sa paparating na bakbakan ng Gilas at China? Ito ang sinabi niya sa report ng One Sports. Mababa talaga yung moral paghahandaan namin ng susunod na laban. At habang nakakadismay ang kampanya ngayon, proud naman ako sa effort ng ating players. Sa kasamaang palad nga lang po, hindi tayo nanalo. Pero may isa pa po tayong laro. Actually, mababa nga talaga yung moral. Pero sa kabila niyan, kailangan talaga nilang maganda kasi sobrang kailangan natin talunin ang China. Matagal na natin karibal sila at bukod pa dyan, syempre, yun ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ibang usapin naman yun, syempre. Pero hindi mo talaga may isasantabi ang lahat ng yun, di ba? Kasama talaga yun sa usapin eh, no? So ano ngayon ang naghihintay kay Coach Otreyes o magiging kapalaran niya bilang head coach ng Gilas Pilipinas? Ito pong sinabi niya sa report ng One Sports. Nasa kamay na talaga ng federation yan. Hindi ko naman hiniling na bumalik eh.
Pero hindi ako makatalikod sa tawag na serbisyo kasi alam nila yung nararamdaman ko dito. Ano man ang meron tayo ngayon, yan ay kung ano lang din ang nasa harapan natin. So base sa pahayag ni Coach Chot Reyes, depende siya sa kung ano ang sasabihin or magiging pa siya ng SBP. Kung tatanggalin ba siya as head coach or hindi siya tatanggalin, di ba? Siguro sa mga susunod na araw, malalaman natin yan. Kasi tsak, pag dedebatehan nila yan eh, isa lang kasi sigurado natin dito, mabigat na trabaho ang naghihintay sa isang coach na posibleng pumalit kay Coach Chot Reyes. Dagdag pa dyan ang pressure mula sa fans na naghihintay talaga ng pagbabago. Eh, ganun naman talaga, no? Tayo mga fans, nag-aabang tayo kung ano yung magiging kalalagyan ng Gilas Pilipinas, kung ano ba yung bago na makikita natin. Sa huli, sinabi ni Coach Chot na kailangan nilang mag-regroup para sa huling bakbakan. Ano ba yung kanyang sinabi dito? Ito po ang sinabi ni Coach Chot. Sa report naman po yan ng Rappler. Naglalaro tayo para sa watawat at bansa at ginagawa namin to bilang paraan ng paglilingkod sa ating bansa. Masigit pa to sa laro o isang panalo lang, di ba? Mas malaki to at sana magtapos sa isang panalo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.